Gaano kahalaga ang dokumentong gaya nito? Siyempre, napakalaga. Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw po ito ay ating pag-aaralan kung paano natin mapipreserve yung mga ganitong mga dokumento na kailangan natin, lalo na kapag tayo ay maglo-loan sa bangko, tayo ay magpaparank, o kung ano pa man na hinihingi yung ating papeles, na kung minsan malayo tayo, halimbawa nasa ibang lugar ka, nasa Maynila ka, tapos dito sa Davao yung kinakailangan ng papeles, ay kaagad-agad mong maipapadala dahil mayroon kang sarili kopya. So ngayon, pag-aaralan natin kung paano na ikaw ay magkaroon ng sariling kopya ng lahat ng mga papeles mo, at kahit ano man na mangyari, bumagyo man, magkasunog man, o anumang sakuna ang dumating, meron ka pa rin sariling kopya na makukuha. So, ilang minuto lang po ito, at hindi na kinakailangan na maging IT expert ka para malaman mo. Madali lang po ito. Bago ang lahat, ay i-click nyo muna yung subscribe button sa ilalim ng video na ito upang sa gayon ay mapanood nyo lahat yung aking mga videos na makapagbibigay sa inyo ng mga aral sa buhay na magagamit nyo sa pang-araw-araw ninyong pangangailangan. Gamit ang iyong Huawei phone camera, punta ka sa photo icon, tapos sa more, tapos sa document, click mo gamit ang guide, and paglabas, automatic straight na siya. Gamit ang isang flatbed o portable scanner, ilagay lang ang document at iscan at isave mo as PDF or JPEG. Pwede ka rin gumamit ng scanning apps mula sa iyong phone tulad ng Office Lens. Itapat lang sa document at gamit ang guide, i-click mo ang shutter at piliin mo ang gallery at PDF para ma-save siya na JPEG at PDF format. Ngayon na binigyan na tayo ng DepEd para sa mga guro at mga kawanin ng DepEd ng ating company email, ang gagawin mo is i-set mo sa sarili mong DepEd email, o pwede kung meron kang sariling email o personal na email, i-send mo rin para mas marami kang kopya. At ngayon, dahil uso na yung cloud, di ba, lahat naman ng mga DepEd personnel, meron na rin ngayong pinagkakaloob na Microsoft 365 na Office na libre, na pwede kahit ilang gadgets na meron ka, gagamitin mo yon. Meron siyang cloud na storage, pwede mo rin doon isend yung iyong mga papers. Pwede mo rin gamitin storage, ito yung external hard drive, hindi kaya itong flash drive, o kahit ang phone, pwedeng maging storage din ng iyong mga files. At doon po nagtatapos ang ating maikling vlog. Sana po kahit konti ay may natutunan po kayo na magagamit ninyo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Renz.